Hindi, ang pulisiya ng Senado, huwag nang dagdagan yung mga holiday natin ngayon dahil sobrang dami na pero wala kaming balak bawasan. Ito ang paglilinaw ni Senate President Francis Chis Escudero matapos mabatikos sa usaping kaugnay ng mga holiday sa bansa. Sinabi na namin, napakahabang kwento yan at hindi aabot sa kongresong yan ito. Pero sa ngayon, mahigit 23 hanggang 25 ang local at national holidays natin. Huwag na nating dagdagan. Katwiran ng senador, may mga local holidays pa na nakakadagdag at nagpapatuloy ang tinatawag na holiday economics. Idagdag mo pa yung holiday economics na pag may na-sandwich, may na-ipit, dinadeklaro ng presidente yung holiday pa. So you're talking 23 to 25 days of holiday already, nearly a month. Actually, that's more than 1 month of working days dahil kung working days mo 5 days a week, 22 days a month lang yan. Ukol naman sa mga suwestyo na pag-isahin na lang ang holidays ng mga bayani sa bansa, sinabi ni Escudero na masalimuot na usapan ito at maaring abutin ng napakaraming taon ang diskusyon ukol dito. Nilinaw din niya na wala pang anumang pag-aaral ukol dito. Ang sinasabi lang namin, huwag nang dagdagan, pero mahabang kwento kung babawasan yan. Ibang kongreso na titingin niya at gagawa niya, hindi na kami. Pero mahaba pang ang usapin yun, hindi yun kayang gawin ng isang kongreso. Ang binigay ko, example na alala ko, sa Amerika meron silang President's Day. Pero ang hirap naman pagdebatihan at mamili ng mga bayaning papayagan mo yung holiday at yung isa hindi. Di ba mahabang kwento yun? Hindi yun kaya ng isang kongreso. Siguro mga 10 kongreso yan bago mapagkasunduan yan. Si Senator J.B. Ercito bilang namumuno sa Committee on Local Government, pinangunahan ang pagdinig Lunes ng umaga sa mga panukalang batas para sa pagdideklara ng local holidays sa iba't ibang lokalidad. Anya, sa kanyang palagay, ay nabigyan lamang ng maling interpretasyon ang pahayag ni Escudero ukol sa bilang ng holidays. In fact po, parang na-misunderstand din po ang ating po Senate President. Hindi naman po niyang gustong bawasan yung holidays, but just to rationalize at siguro mamaya pinapag-usapan ho namin no, in a huddle that it has been the standing policy of the Senate ever since, patagal na po, na kapag meron na pong special non-working holiday, ang province ay isa lang talaga ang pinapayagan. But this time around, upon the instruction of the Senate President, sabi niya pwede nating i-declare, pag-usapan ho natin mamaya na special working holiday, but it can also, it can still be meron tayong provision that upon the proclamation of the president, no, yung every year, every that day of that year shall be as declared a special non-working holiday in that province, no. Hindi naman po natin binabawasan, but we are just trying to rationalize. Sa pagdedeklara ng special non-working holiday, national man o local, kailangan balansihin ang tawag ng kultura o tradisyon sa interes ng mga negosyo. However, in declaring holidays, multiple factors must be considered. It is a balancing act between customs and economy. While a day of celebration and commemoration might appear harmless, the case might not be the same with business. The situation must be more difficult for our minimum daily wage earners who are in a no-work, no-pay arrangement. John Scosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.